Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako po muli si Harry at nais kong ipaglingkod po sa inyo ang may kinalaman sa nagtatapos na panahon, ang end time. Na ito po ay binabanggit sa isang aklat sa Lumang Tipan, particular sa aklat ng Daniel. At nais ko pong ipaglingkod sa inyo ang nasa chapter 12. Mula sa verse 1 hanggang sa verse 12, ito po yung pag-aaralan natin. Maaaring ito ay maging dalawa o tatlong mga video episodes. So please bear with me at samahan po ninyo ako. At kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, please like and subscribe ang End Time Hope TV. Pwede po rin ninyong i-share sa inyong mga kaibigan na mga hindi pa nakakapanood sa channel na ito. Gayun din, pwede rin kayong mag-comment upang malaman ko rin po ang inyong mga opinion regarding sa mga paksa na atin pong pinag-uusapan. Okay, pansinin po natin ang sinasabi sa Daniel, chapter 12, verse 1, at kung ano po ang counter-text nito sa Bagong Tipan. Ano po? Pag-aaralan natin gamit ang tinatawag na intertextual analysis, mga kaibigan. So, ang sabi po sa verse 1 ay ganito, sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, na dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan ay matatagpo ang nakasulat sa aklat. So napaka-tragic nitong sinasabi ng Daniel chapter 12 verse 1, mga kaibigan. Bakit? Sa pagtayo ni Miguel, by the way, nais kong i-share sa inyo kung sino si Miguel. Ano, sa Hebrew, ang salitang Mikael, ang ibig sabihin po niyan ay isa na kagaya ng Diyos. At iyan po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus, na siya ang kagaya ng Diyos. Ano po? At sa panahong iyon na siya itatayo, tapos na yung kanyang gawain sa sangkwaryo sa langit, sa kanyang pamamagitan sa mga sa kanyang bayan. Ano po? At ang talatang ito ay tumutukoy sa pagkakaroon din ng kaguluhan, ng matinding kaguluhan na hindi pa naranasan ng sanlibutan mula nang ito'y matatag. Mula nang ito'y likay ng Diyos. At anong kaguluhan naman kaya ang pinag-uusapan dito, mga kaibigan? Nais kong basahin din po ang talata ng Apokalipsis. At ito po ay matatagpuan sa chapter 16, verse 17 hanggang 21. At ganito po ang mababasa natin na kaugnay doon sa kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman, buhat ng magkatao sa lupa o buhat ng magkaroon ng bansa. Ang sabi po ay ganito, at ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid at lumabas mula sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, naganap na. Ayun. Yung pagkakasabing iyon ng tinig mula sa trono na naganap na, iyon po ang magbibigay ng hudyat doon sa matinding pagkawasak na binabanggit doon sa Daniel chapter 12 verse 1. Sapagkat ang mga sumusunod na talata ay related po doon sa pangyayari na iyon. Nais ko pong ipagpatuloy, mga kapatid, mga kaibigan, at nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga pulog at malalakas na lindol na hindi pa nangyari mula nang magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol. So yun po ang sinasabi na kaugnay doon sa chapter 12 verse 1 na isang kakilakilabot na pangyayari na hindi pa naganap buhat ng magkabansa. Ano po? At ano pa yung mga kasunod na pangyayari na sinasabi po dito? Ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlo, at ang mga bundok at ang mga bansa ay bumagsak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babilonya at binigyan niya ito ng kopa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot. So ito palang matinding pangyayaring ito ay may kinalaman sa kabagsikan ng galit ng Panginoon. So definitely, ito po ay tumutukoy sa huling panahon na kung saan ibubuhos ng Panginoon yung kanyang ikapitong mangkok ng kagalitan at talagang matinding pagkawasak para doon sa mga hindi mananampalataya. Ano po? At yung ating itutuloy, mga kaibigan, ang sabi, at tumakas ang bawat pulo,
at walang mga bundok na natagpuan. At bumagsak sa mga tao ang ulan ng malalaking yelo na ang bigat ay halos 100 libra buhat sa langit. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot ng ulan ng yelo sapagkat ang salot na ito ay lubhang nakatatako. So mga kaibigan, talagang kung inyong papansinin ay katapusan na sa talatang ito. Biruin ninyo, ang mga pulo ay nagsitakas. Gaano kalaking lindol ang magagawang makapagpatakas ng mga pulo? At gayon din ang sabi umulan ng malalaking tipak ng yelo. At ang mga taong tinamaan noon at ang mga nakakita ng pagbaksak noon ay talagang ang sabi, sapagkat sila ay mga makasalanan, ay patuloy nilang nilait ang Panginoon, ang Diyos. At sila ay hindi makakaligtas sa pangyayaring ito, mga kaibigan. So, ang chapter 12 ng Daniel, verse 1, ay tumutukoy doon sa huling pitong salot o doon sa pangpitong salot na ibubuhos ng Diyos. At ang lupa ay lubhang masisira at ang mga nananahan dito ay mga wawasak dahil sa salot. Pagkatapos po noon sa verse 2 ng Daniel chapter 12, ano po ang mga magaganap? Napakaganda rin po na subaybayan natin yung verse 2 sapagkat pagkatapos ng pagkawasak na iyon ng sanglibutan na binabanggit nga po sa Revelation chapter 16 verses 17 to 21, ay magkakaroon naman po ng isang kagilagilalas pang pangyayari. At nais ko pong basahin mga kaibigan sa pagpapatuloy ng Daniel chapter 12 sa verse 2 naman ay ganito po ang ating mababasa. Marami sa mga nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Sino kaya itong mga natutulog sa alabok ng lupa na magigising? Ang sabi, ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa kawalang hanggang pagkapahamak. May mabubuhay mula sa alabok. Sa pagtatapos ng mga salot na ito, maaaring ang Panginoon ay bababa at gigisingin niya yung mga natutulog na mga tao. Ito yung mga nangamatay ano po, na nasa Panginoon. Nangamatay nang meron silang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. So secure sila because ang Panginoon ay bababa at sila ay bubuhayin. At ito yung natutunayan din naman ano po, sa ibang mga talata. Nais kong basahin po yung sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 and 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong mga natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa ganito ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So, yung tinatawag na pagkabuhay ng mga natutulog sa alikabok o sa alabok, mga kaibigan, ay may kinalaman pala yon sa tinatawag na second coming na muling bubuhayin ng Panginoong Hesus yung mga namatay na may pananampalataya. So, ito po ay walang duda na tumutukoy sa pagtatapos ng sanlibutan ng kasaysayan ng mga tao sapagkat yung lahat ng mga masasama mamamatay doon sa salot na babagsak at yung mga namatay naman sa Panginoon ang sabi ng Biblia sila ay muling bubuhayin at makakasama ng Panginoon sa papawirin. So napakagandang balita po nito. Kaya ito yung kinakailangang ma-share at malaman ng lahat ng posibleng makaalam. Ano po, sapagkat may kinalaman po ito sa kanilang eternal destiny, sa kanilang kaligtasan, o sa ating kaligtasan din naman, tayong lahat ng mga nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy ng chapter 12 verse 3, ang sabi, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ayan. So sinasabi rin po ng Biblia na yung mga tao na nagdadala ng pabalita na nagpapabalik ng marami sa katwiran sa pagkakilala sa Panginoon
magniningning sila. Meron silang mabuting kalagayan na tatanggapin mula sa Diyos. Kaya napaka-importante mga kaibigan na maintindihan natin ang pabalita ng Panginoon. Ma-share natin ito at mapabalik natin yung marami sa katuwiran, sa pagkakaroon ng takot sa Diyos at sa pagsunod. At gayon din makasama natin na ipangangaral ang salita ng Panginoon. Ano po, napakaganda po nito. At sa verse 4, ito po ay isang talatang nagpapatunay na ang sinasabi pong ito ng Panginoon sa Daniel chapter 12 ay talagang tumutukoy sa panahon ng kawakasan. Ano po? Sapagkat ang sabi po dito sa verse 4, ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroon pa rito at ang kaalaman ay lalago. So napakaganda, ano po, malinaw na ang pagsasara ng aklat sa panahon ni Daniel. Kaya mismong si Daniel, mga kaibigan, na hindi niya ito naunawaan, ano po, sapagkat itong mensaheng ito ay hindi naman ito para sa kanya, kundi ito ay hanggang doon sa panahon ng kawakasan. Kaya pinapasarahan ng Diyos ang aklat na ito. At mauunawaan lang ito sa panahon ng kawakasan. At ngayon po ay malinaw na ito sa atin, mga kaibigan. Ito po ay nagpapatunay lamang na ang panahong ating kinabibilangan ngayon ay panahon ng kawakasan. Kaya tayo po ay magtumibay. Kinakailangan tayo po ay patuloy na manalig, manghawak sa atin pong Panginoon. Sapagkat ang ating kinabibilangan ng panahon ay panahon po ng kawakasan. Sa mga susunod po nating video, itutuloy po natin yung verse 5 hanggang 12, mga kaibigan. So sana po ay patuloy niyong subaybayan ang pag-aaral na ito. At nawa po, mabless kayo. Pwede po ninyong i-share ito sa inyong mga kaibigan. At gayon din, pwede rin po ninyong panoorin yung iba pa nating mga videos na nasa atin pong channel. At gayon din, pwede rin kayong mag-comment at i-share sa iba pang mga kaibigan po ninyo na hindi pa po nakakapanood. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. At lagi po ninyong tandaan, mahal kayo ng Diyos. Maraming salamat po.